What's up? Rock and roll, yeah! What's up, rock and roll? Ang next video natin ay na-request ng isa sa mga subscriber natin na si Miko Ross. Ang request niya ay gawan daw natin ng video yung about sa 10 uri ng empleyado na mayroon sa opisina. At ito na nga yun. Sana magustuhan mo to, Miko. At sa mga susunod na request nyo, i-comment nyo lang sa baba para subukan natin gawin. Maraming salamat. Hello! What's up, rock and roll sa inyong lahat dyan? Kumusta kayong lahat? Sa video natin na to, pag-uusapan natin yung iba't ibang uri ng tao na makikita mo sa loob ng inyong opisina. Kaya kung ikaw ay taong nagtatrabaho sa isang opisina, bagay na bagay sa itong topic natin na to. Dahil baka isa ka rito sa mga tutukuyin natin. Okay, hindi na natin papatagalin pa. Number one, ito yung mga tinatawag na laters. Ano yung laters? Ito yung mga papasok is late na, super late na talaga. Ito ang sample niyan. Opre, atal. Ngayon ka lang ah. Tanghali na. Ha? Traffic eh. Ang hirap sumakay. Makapunta ka dyan. Gusto patayin kita dyan mamaya pag-uwian. Maayos ka. So, yun ang sample ng laters, di ba? Ang titigas ng mukha. Sila pagalit kapag sinita mo. Ang pasok mo alas 8, darating 8:59, di ba? Minsan alas 9 na, 9:30. Diba? Pag sinita mo, sila pagalit, keso traffic daw, anak naman ang katuray. Hindi naman nakawala traffic dito sa atin, kaya kailangan maaga tayo maalis sa opisina, sa bahay natin. Para maaga tayo makarating sa opisina. Kung walang masakyan, dapat agaan natin lalo umalis ng bahay natin. Hindi yung late na nga sila. Pag sinita mo, galit pa sila, diba? Yan yung number one natin. Yung number 2 naman, ito naman yung septic tank. Sila yung mga taong sip-sip sa may-ari ng kumpanya. Para syempre, ma-promote, kaya gagawin ng lahat ng kasipsipan. Ito ang sample niyan. Hi, sir. Hi, sir. Binilihan ko po kayo ng kape, sir, from Starbucks, sir. Mamahalin to, sir. Ah, sige, maraming salamat. Para sa inyo, sir. Akin na. Ah, sige, maraming salamat, ha. Gusto mo ba kayo, sir, pag-utos o kung ano? Ah, sige, wala na. Papatawag na lang kita mamaya. May gusto mo ba kayong ipagawa sa akin? Para magawa po agad natin, sir. Papatawag na lang kita mamaya pag may papagawa ako sa'yo, ha. Sige, salamat. Ah, sige po, sir. Basta pag may kailangan po kayo, sir, tawagin niyo lang po ako, sir, ha. Salamat po. Okay, sige, salamat. So, yan ang sample nung septic tank. Diba? Nakita nyo naman kung gaano kasipsip yung empleyado na yon sa kanyang amo. Sa boss, sa may-ari ng kumpanya. Diba? Malamang, maraming ganyan sa inyo, sa katrabaho mo. O baka mismo, ikaw yun. Diba? Then, yung pangatlo is yung guardian. Itong guardian, daig pa nito si Jaworski kung bantayan yung trabaho mo, ah, di ba? Ito yung matitigas talaga yung mukha eh. Akala mo sila yung anak ng amo mo eh. Ganito ang sample niyan. Sir, sir. Sir, sir. Tingnan mo, sir. Walang ginagawa. Facebook, Facebook lang, sir. Tingnan mo, sir. Mamaya, mag-CR na naman yan, sir. Naka-ilak CR na yan, sir. Tapos mamaya, sir, mag-ano pa yan, Yossi break, Yossi sa baba. Tingnan mo, sir. Pag
pagalitan mo siya, pagalitan mo. Tingnan mo. So, ayan yung The Guardians, di ba? Yan yung matitigas na mukha ng mga katrabaho natin. Pinabantayan yung trabaho natin na akala mo sila yung nagpapasahod sa atin. Yan yung mga sampo ng Guardians. Then next, ito yung mga tinatawag natin na fast break. Fast breaker, hindi yung nagpa-fast break sa basketball ha. Ang ibig ko sabihin ng fast break is yung trabaho nila, ipapasa nila sa'yo. Ito ang sample niyan. Hi, sir. Apre, pasok. Apre, kailangan ko kasi umuwi na maaga sa bahay. Kasi may date kami ni Mrs. Baka pwede ikaw na tumapos na ito, ha? Ha? Iwan ko na lang dito sa lamesa mo, ha? Ang dami nito. Salamat. Dapat pre, bukas pagbalik ko. Tapos na yan, ha? Sige, salamat. Yan yung sample ng fast breaker, di ba? Yung trabaho nila ay hilig nilang ipasa sa'yo. At ang kapal pa ng mukha makapag-demand na tapusin mo raw kaagad, kailangan is pagpasok nila kayo bukasan, tapos mo na. Para syempre, wala lang silang tratrabahuhin. Yan yung mga opisinang titigas na mukha. Ang sarap pagkukurutin yung mukha, di ba? May ganyan ba sa opisina mo o ikaw yan? At ito, sunod natin. Ito yung mga the best actor or best actress yan. Ito, marami na ito. Marami akong kilalang ganito talaga eh. May kilala ko dalawang ganito sa bahay namin eh. Gawain talaga nila ito eh. Ganito naman yan. Ano kaya dadahilan ko para hindi ako makapasok? Alam ko na. Ma'am, hindi po ako makakapasok ngayon. Kasi po, tinatarangkaso po ako, ma'am. Bukas na lang po ako makakapasok. Salamat po. Ayan, natanggap na nila. Pwede na ako umabsin. Nakita nyo na? Yan yung may hilig magdahilan na hindi papasok. Na kunyari, may sakit daw, di ba? Pero wala naman palang sakit para lang makapunta kung saan sila pupunta. Ambo, may mga biglaan silang gala na tropa nila o ng pamilya nila. Then yung mga dahilan nila, kaso may sakit siya, kaso ganyan-ganyan, maraming dahilan. Diba? At believe kayo sa mga yan, ha? Kasi pagpasok nila kinabukasan, may medical certificate sila. Ewan ko kung paano sila nakakakuha. Yun ang matindi ron. Wala silang sakit, naka-absent na sila, nakagala. Pagpasok sa kinabukasan, may medical certificate pa para absuelto yung absent nila. Yung malulupit. Baka ikaw yun. Pero ako, may kilala talaga ako ganyan, dalawang babae dun sa bahay namin. May ganyan ako kilala. Next, ito yung tinatawag natin na the boss. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng the boss? Sila yung mga taong akala mo sila yung may-ari ng kumpanya kung makapag-utos sa'yo. Pares lang naman kayo ng posisyon at saka ng sahod. Ganito yung mga example niyan. Pre, saglit lang. Bakit? Bababa ka ba? Oo, bababa ako. Pakitapon na lang itong basura ko rito. Ha? Basura? Doon sa baba. Kasi tiyataman ako bumaba eh. Pakitapon na lang ito, ha? Laki naman yan. Sige, akin na. Kahiya naman sa'yo eh. Sige, salamat. Kita nyo na? Ang lupit, no? Kaposisyon mo lang yun. Kapareho mo lang ng sahod yun. Baka nga masama pa, mas nauna ka pa sa kanya sa kumpanya, pero kung makapag-utos, di ba? Akala mo, siya yung nagpapasahod sa'yo, di ba? Ang tigas na mukha, ang sarap. Yung mga ganun tao, ang sarap sa patusin pag uwian, di ba? Kasi kung makapag-utos sa'yo, talagang ano eh, feel na feel eh, no? Okay, next, ito yung mga taong tiyatawag ko na bidaman.
bida man, sila yung pabida-bida. Ito yung sample. Uy, pre. Mali yung ginagawa mo, ah. Ha? Hindi dapat ganyan yan. Mali yung ginagawa mo. Anong mali dito? Tama naman to, ah. Mali nga yan. Makinig ka sa akin. Mali yung ginagawa mo. Paano nga mali? Ha? Paano naging mali ito? Eh, pinag-aralan namin ito ng college. Ako patuturuan mo, eh, pinag-aralan ko ito ng college. Eh, ikaw nga high school graduate lang. Paano ito naging mali? Ah, ganun ba? Inaral mo pala yan? Ah, sige, tuloy mo lang. Sorry. Sige, tuloy mo na lang. Kung hindi pa naman makapal ang mukha, ng mga ganyan katrabaho mo, pinapakialaman nila yung trabaho mo, di ba? Dapat sa opisina, respetuhan, walang pakialamanan ng trabaho. Pera lang kung ikaw yung boss nila. Pag hindi ka naman boss, huwag kang mga alam ng trabaho kasi baka maging mitya ng buhay mo yan. Baka pag uwian nyo, bigla ka na lang sagasaan ng sasakyan nila. Okay. Next natin is yung mga Tupperware. Ano yung Tupperware? Sila yung mga plastic na mga katrabaho mo. Nakapagkaharap ka, puro papuri yung mga naririnig mo sa bunganga nila. Pero kapag nakatalikod ka, pinagchichismisan ka, puro kasiraan naman ang lumalabas sa mga bibig nila. Ito ang sample niyan. Uy, pre! Alam mo ba yung isang kumpare natin? Yung bago? Grabe! Ang kapal ng mukha nun, natamad-tamad sa trabaho natin, no? Oo nga, pre. Grabe, sobrang tamad yun. Kahapon, biruin mo, anong oras na pumasok, tapos nag-yose break ka agad. Diba? Ang kapal ng mukha ng bagong katrabaho natin, no? Oo nga, pre. Kapal ng mukha. Tigas ng mukha talaga, sobrang tigas ng mukha. Oo nga, eh. Tigas ng mukha, sarap sampalin yung mukha, ang sarap, chinelasin. Oh, huwag ka maingin. Andiyan na, parating na. Ay, tol! Musta? Karating mo lang? Oh. Ano? Sabay ka sa amin mamaya, kain ng tanghalian? Okay, sige. Sabay ako sa inyo mamaya. Ah, sige. Kita na lang tayo sa mga mamaya, ha? Sige. Pukad na dyan, tol. Sige na. Kita nyo na? Sa trabaho? Maraming ganyan yung mga plastic mong katrabaho. Hindi natin masabi, baka yung katabi mo ngayon. Yung katabi mo ngayon dyan, baka pina-plastic ka lang yan, di ba? Hindi mo masabi, kaya huwag kang magkumpiyansa sa katabi mo na yan. Sigurado pina-plastic ka yan. Kapag nakatalikod ka, kung anong pangit na sinasabi tungkol sa'yo yan. Kaya huwag kang magtitiwala dyan sa katabi mo yan. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Tingnan mo yung mukha. Huwag kang magtitiwala dyan. Sigurado, pinaplastik ka lang yan. Next, ang next natin is Breaker Boys. Ano ibig sabihin ng Breaker Boys? Sila yung matagal mag-break, di ba? Meron nang lunch, tapos magbe-break sa hapon. Sobrang tagal, imbis na 15 minutes, nagiging isang oras. Yan yung isa pang katrabaho na sobrang kapal ng mukha. Pinapahaba nila yung kanilang break. Ito yung sample niyan. Uy, pre! Ang tagal naman ng break mo. Wala, pre. Kanina pa kami bumalik dito. 15 minutes lang yung break natin, ah. Nag-yosti kasi ako kanina sa baba. Tapos nagkape. Eh, medyo napasarap yung kape-kape ko. Naglaro muna ako ng ML sa baba hanggang sa tinapos ko yung games ko. Kasi kailangan matapos yun, pre. Kaya kaakit ko lang ngayon. Ah, ganun ba? O sige, pre. Magtrabaho ko na dyan. Pwede ba mamaya na lang? Kasi, sumakit yung chan ko, eh. Mag-CCR muna ako. Siguro mga 20 minutes lang to, ha? Saglit lang. Ang tindi, no? Yan yung mga taong The Breaker Boys. Yung matagal mag-break ng sobra. Maraming dahilan para lang humaba yung break dahil may ginagawa pa lang iba habang break time ninyo. Mamaya, pag break time nyo, obserbahan mo kung sino sa mga katrabaho mong late
darating sa trabaho pagkatapos ng coffee break. Obserbahan mo ah, baka naman ikaw yun. Next, ito naman yung huling uri ng tao na meron sa opisina. Ito yung mga FBnatics. Sila yung mga taong papasok sa trabaho para lang mag-Facebook ng mag-Facebook. Ito ang sample niyan. Uy, ginagawa mo yung pinagawa ko sa'yo? Ah, sir, tinatapos ko itong trabaho, sir. Malapit na matapos yung ano, sir. Pinapagawa mo sa akin, sir. Uy, huwag mo kalimutan na kailangan ko yan. Matapos ka agad yung PowerPoint Excel na yan. Baka nagpe-Facebook ka lang. Hindi, sir. Hindi ako nagpe-Facebook kahit tingnan niyo pa yung screen ng laptop ko. PowerPoint Excel yan, sir. Hindi yan nagpe-Facebook. Oh, sige. Eh, grabe, oh. Grabe itong mga post ni Rapi Tulpo ngayon, oh. Yung babae, hinipuan daw sa jeep. Tapos, hindi naman pala talaga siya hinipuan. Hoy, huwag mong kalimutan na. Oh, sir. Oh, patapos na, sir. Patapos na po. Patapos na. Sige. Sige, sir. Ay, grabe. Ang ganda ng chicks na to, ah. So, yan na po. Yan po yung uri ng tao na makikita mo sa isang opisina. Kung ikaw nagtatrabaho ko sa opisina, tingnan mo na lang kung alin ka ba sa sampu na yon. Imposible namang wala ka sa sampu na yon. Ano ka, perfecto? Diba? Huwag kang magmalinis kasi sigurado isa ka sa sampu na yon. Diba? Yung kasamahan mo, tingnan mo yung katabi mo yan. Ipapanood mo sa kanya itong video na to at sabihin mo sa kanya, alin ka rito? Diba? Kasi lahat naman sigurado kayo, ganyan kayo. Okay. Enroll tayong lahat. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo yung video natin ngayon, subscribe na para mahaba-haba pa ang ating pagsasama sa next video. Rock and roll! Para makatanggap ng mga susunod na video na gaya ng napanood nyo, please subscribe on my YouTube channel, Froms TV. Thank you!